Jesus said to the crowds, "This is how it is with the kingdom of God. It is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise night and day, and the seed would sprout and grow. He knows not how. Of its own accord, the land yields fruit. First the blade, then the ear, then the full grain in the ear. And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has to come." He said, "To what shall we compare the kingdom of God? Or what parable can we use for it? It is like a mustard seed, that when it is sown in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth. But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade." With many such parables, he spoke the word to them as they were able to understand it. Without parables, he did not speak to them, but to his own disciples, he explained everything in private. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Today, Jesus, in our Gospel, is discussing about the kingdom of God. He used an image, and he told a parable to explain this. Gumamit si Jesus ng isang talinhaga. No? Every time Jesus would teach, he would use a parable, isang talinhaga, isang kwento, o isang imahe para maintindihan ang kanyang itinuturo. And today, to explain the kingdom of God, Jesus used an image and the parable of the seed. Binhi. He used an image ng isang binhi. He said, "It is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep, and night and day the seed would sprout and grow." Para daw ganyan ang kaharian ng Diyos. Ipinatanim sa lupa, natutubo pagdating ng araw. He also compared the kingdom of God like a mustard seed. Kung nakakita na kayo ng buto ng mustasa, hindi po ito yung gulay natin, no? Iba, yung puno. Nakakita na po ba kayo ng sesame seed o yung linga? Nakakita na po ba kayo nun? Hatiin mo pa sa gitna. Ganun lang kaliit itong mustard seed na to. And the kingdom of God is compared to a mustard seed. As Jesus said, that when it is sown in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth. Pinakamaliit na binhi sa buong mundo. Pero kapag itinanim, it springs up and becomes the largest of plants. Nagiging pinakamalaki. One thing is being emphasized here by Jesus, that the kingdom of God does not grow overnight, but over time. The kingdom of God does not grow overnight, but over time. Kaya nga, wag po tayong malulungkot kung ang ating mga panalangin ay hindi agad dinidinig.
Huwag tayong naiinip kung hindi natin makita agad ang plano ng Diyos. Hindi dapat tayo sumasama ang loob kapag tila walang nangyayari sa ating pagsisimba, pagdedebosyon o pananampalataya. Dahil ang lahat, kahit ang paghahari ng Diyos, ay hindi nangyayari agad-agad. This is also applies to almost everything about our life. Sa pag-aaral, hindi agad-agad. Hindi yung nag-enroll ka ngayon, bukas graduation na. Walang ganun. No? Meron ganun sa rekto. Oh, yung nabibili agad, no? Gusto mong gumraduate, magka-diploma ng engineer, pwede yon, no? Bibilin mo. Pero yung tunay na profesyon na pagiging engineer, it does not happen overnight. Ganun din sa pag-asenso, pag-unlad, pagyaman, pagkakaroon ng maayos na pamilya, kahit na sa relasyon, at kahit sa ating pananampalataya, hindi lahat nangyayari agad-agad. Hindi agad tutubo, uusbong agad-agad. Parang binhi, pag tinanim, kahit anong dilig mo, bukas, wala pang tutubo. Hindi basta-basta tumutubo. And so this is what Jesus is teaching us. Like a seed, it needs to be sown or scattered. Kailangan mong itanim. Kung gusto mong yumaman, kailangan kang may itanim. Kung gusto mong makatapos ng pag-aaral, kailangan mong magsikap araw-araw. Kailangan mong pumasok sa eskwela. Kung gusto mong maging magandang relasyon ng iyong asawa, kailangan mong pagtiyagaan. Kailangan mong kilalanin araw-araw. Kailangan mong pagtiisan. For it needs help before everything will grow. It must be nurtured and taken care. Kailangan inaalagaan, hindi pinababayaan, at hindi lang basta hinahayaan. My dear brothers and sisters, this is how the kingdom of God works in our lives. It does not grow overnight, but over time. And for it to grow in our lives, it needs our cooperation. Amen.